sa sarili ko. May issues ako, medical issues. Irregular ang heartbeat ko, minsan humihinto sa ilang segundo. No? So, yun po dumalas nung dumadami inooperahan ko. Siguro dahil stress-related eh. Pangalawa, meron po akong kardang sakit na daladala ko po ng 17 years. 17 years po akong constipated. Alam niyo, constipation. Tagalog natin doon, hirap sa pag-tumi. Diba? Tawag nga ng iba doon sa Tagalog, tipi. Tama ba ko doon? Sa Mindanao, Visayas, tubol. Tama? Yan naririnig ko sa kanila sa Mindanao pag nagtotok ako doon. Ano? Yan po ang problem ko. No? 17 years. Sa loob po ng 17 years, gumagamit po ako ng 4 na gamot. 4. Hindi po ako nagsimula 4, ha? Usual naman sa atin, isa muna. Pag hindi kumagaling, tagtag. Nagsimula po ako, Naxoberan, Dulculax, Fiber Supplement, Proctosidin Ointment. So basically, 4 sa loob ng 17 taon. Medyo nagkaroon po ako ng pagkakataong i-analyze ang sitwasyon kasi napaisip ako eh. Bakit po? Kasi inom ako ng inom ng gamot, hindi ako gumagaling. Diba? Napansin nyo ba? 17 years constipated pa rin ako eh. Yun yung time na na-analyze ko. Bakit? Ganun. Kasi ang iniinom ko, yun ang alam ko at inaral ko magaling. Hindi ko naman pwedeng lokohin ang sarili ko. Doktor ako eh. Ako yung pasyente eh. Diba? Naisip ko rin yung mga ibang kaibigan ko. Marami akong kakilala, high blood. Marami din po akong kakilala, diabetes ko. Na ilang taon na rin pong umiinom ng gamot, hindi pa rin gumagaling. Meron din ba kayong kilalang ganun? Marami konti. O marami. Ngayon i-analyze natin. Palaisipan sa akin ito eh. Baka kayo, nakikiliti rin ang isip nyo ng ganito, kaya lang hindi nyo binibigyan ng pansin eh. I-analyze natin, no? Kasi sa panahon ngayon, para sabi ko nga, napago na ba ang konsepto ng gamot? Yan ang pumasok sa isip ko eh. Kasi bakit? Naniniwala po ako na ang konsepto ng gamot, pare-pareho tayo. Doktor ka man o hindi. Lumaki tayong nabuo na yan sa isip natin eh. O i-analyze natin, ha? Kasi unang-una, pag sinabi ko sa inyo, ano ba ang gamot? O pag sinabi kong gamot, ano bang naiisip mo? Di ba itong lumalabas sa memory natin? Tablet, capsule, syrup na masama ang lasa na nasa bote. Tama ba ako doon? Kaya pag pinakitaan po kayo ng gantong product, tapos sasabihin siya, nakakagamot, natatanggap niyo? Hindi. Napablock na ng isip mo, napansin mo, kasi wala to sa format ng gamot na nakatanim sa memory mo. Hindi tableta eh. Hindi capsule. Diba hindi rin syrup na masama ang lasa? Masarap. Pag nakita nyo, anong unang tama sa isip natin? Diyos lang yan. Kaya walang naniniwala mga kaganito. Kahit ako. Lalo na ako, doktor ako eh. Diba? So, pangalawang konsepto ng gamot. Ang gamot, alam natin, kanya-kanyang sakit. Tama ba ako doon? Alam din natin yun. Bakit? Basically, ang may asthma, salbutamol. Pag may almorana, salbutamol ulit. O diba? Diba na naman? Anong punto ko? Mas maraming iniinom na gamot, mas maraming sakit yun. Diba? Ganun naman eh. So, nagulat lang po ako, no? Mamaya, ikwento ko sa inyo kung bakit nabasag yung second concept ko. Punta muna ako sa third concept natin ng gamot. Kasi ganito po yun. At pinaka-importante yung pangatlo. Pag sinabi ko sa inyo na may ginagamot sa inyo, ano ibig sabihin na? Meron kang sakit. Oh. Pero once binanggit kong ganito, nagamot ka na. Ano ibig sabihin? Magaling. Napansin niyo ba? Pareho-pareho tayo. Meron pang kumontra doon? Nagamot, gumaling. Di ba tama yon? Yun eh. Ibig sabihin pala, halos pareho ang salitang gamot sa paggaling. Connected eh. Ibig sabihin, kaya ka umiinom ng gamot para ka gumaling. Kaya ka nga gumagastos eh. Kaya mo sinatsaga kasi hoping one day gagaling ka. Eh bakit ako 17 years hindi gumagaling? Dumami ang gamot ko eh. Isa lang ibig sabihin nun, sa pananaw ko, lumalala ang sitwasyon. High blood ka, diabetes ka pa. Inom ka ng inom ng gamot. Bakit hindi ka gumagaling? Eh, alam ng isip mo, pag gamot, pagpagaling. Diba? Misan kung titira natin, natanggap natin ganun. Pero tingin ko hindi dapat eh. Kasi bakit? Dapat kung gamot, aayusin ka. Pagagalingin ka. Example, na typical na gamot, na alam ko ha, sa sinaring to, halimbawa si Sir Lang inubo, may plema. Pumunta sa doktor, no? Binigyan ng antibiotics. Binigyan ng pampalabas ng plema. After one week, wala na si ubo, wala na rin ang plema. Ang sasabihin ba ng doktor ganito, okay na sir, ang baga mo, wala na tayong problema. Clear ka na. So, i-maintain mo na lang amoxicillin mo, 250 once a day, may ganon. Wala eh. Diba bakit? I-stop na.
Kasi bakit? Magaling na siya. Ano ibig sabihin ng magaling na? Nagamot na siya. Tapos ikaw, inom ng gamot. Ang tawag, gamot, hindi ka gumagaling. Ano yun? Doon ako nagsimulang, sabi ko, baka may kumulang kasi. Ang programa po ng Vita Plus, hindi natin ikinoconsider po itong alternative. Tandaan nyo, complementary. Hindi tayo again sa mga gamot ang tutuusin. Ang gusto lang natin, meron dagdag kung sakali hindi makuha. Diba? Kasi naniniwala ko, walang taong natutuwang inom ng gamot na hindi gumagaling. Diba? Nananawa ka. Diba? Yung araw-araw na lang, limang tableta, hininginom mo. Kaya mo? Mahirap eh. Alam niyo po ba ang isang kilala kong tao? Pinakamarami so far na nabalitaan ko, 17 tableta isang araw, araw-araw. Mabigat yun. Lalo ng budget. 830 ang budget. Paano kung mahirap na pamilya yun? Kaya? Hindi na kaya nga yun. Diba? Kaya sa amin kasi, dapat siguro maghanap ka ng pwedeng idagdag. Baka sakali kasi may kulang sa information na hindi na ibigay sa'yo, hindi rin na ituro sa doktor, pero papakinabangan nyo. Dito kasi, bibigyan lang namin kayo ng additional information na pwede mo isabay sa ginagawa mo. Na kung sakali, isabay mo, gumanda ang condition mo, o di jackpot tayo. Kasi bakit ko nasabi yun? Ang istorya ko, ito po, 17 years. Binigyan ako ng 3 sachets na Vita Plus. Di po ba, tandaan nyo sa kwento ko? Tanong, naniwala ba ako dyan? Hindi, negative na ako eh. Kaya ako ininom, masarap, wala na ibang reason. Naubos ko ilang araw ko, 3 araw. 3 days, hindi ako naniniwalang gamot yan o makakatulong sa akin. Pero anong nangyari, naglaho ang 17 years kong problem. Doon ako nagulat. Diba? Palagay ko kahit sinong pilosopo o antipatito, mapapaisip. Diba? Kasi nangyari sa'yo eh. Although, wala yung usual na hinahanap ng doktor, clinical trials, di ba? Experimental studies, walang ganun eh. Kaya lang, kailangan ko pa ba? Ako na mismo naka-experience eh. Gumaling ako sa 3 sachets. Ang malupit, magkano bayad? Libre yan. Yun ang malupit. Di ba? Naisip nyo ba kung magkano to sa 17 years? Maraming pera yan eh. Nung ma-recognize kung may potential ang product, umira yung pagka-doktor ko eh. Kung magaling sa akin, dapat alam ng pasyente. Di ba ganon? Kaya lang, takot pa ako. So, hindi mo na pasyente. Binigyan ko pong wife ko. Wife ko po, si Dr. Rachel, no? Binigyan ko ng product. Hindi ko muna pinaliwanag kung saan. Sabi ko lang sa kanya, masarap. Uminom naman. Siyempre, ganon minsan eh. Pag ang isang tao, mataas pinag-aralan, nagkukwento ka ng kung ano-ano detalye, maraming tanong. Kaya minsan, ialok mo lang as juice. Lalo't mas matanda sa'yo, alam mo, apo ka, lola mo. Diba? Tapos, lola ito, maganda, galing sa malukay, ganun. Mahirap yun eh. Kasi tinitingnan ka na, inferior, kasi apo lang kita. Pag ganun, alokin nyo lang sa puso, kunyari, lola, gusto mo ng juice, timpla kita. Nagmamalasakit ka lang. Kasi, ang maganda sa product natin, panalo ang lasa. Diba? Once na sumabit sa labi ng binigyan mo, hook na siya eh. Bakit? Ang ganda-ganda talaga ng lasa eh. No? Kumbaga, na-appreciate bata, matanda, kahit sino po. No? So, nung tinikman niya na sarapan, gumamit, alam niyo after 2 weeks, na wala ang migraine, na wala yung insomnia. So, ibig sabihin, yung concept number 2, binasag. Ano yon? Isang sakit, isang gamot. Kasi bakit? Constipation ako, malayo yun sa insomnia. Pero anong ininom namin? Kahit tapas na. Oh. Pansin niyo po yung flyers na binibigay sa atin madalas. May nakasulat doon, di ba maraming sakit? Yung pamilya ko yun. Diabetes, anemia, sakit sa puso, ika, upo, sipon, lagnat, UTI, sakit sa bato, etc. etc. Mahigit pong 20 yun. Kulang-kulang 30 minsan. Ang daming sakit, ilan daw pong gamot ang iinumin? O sana kung gamot. Mentingin nga natin, Diyos, di ba? Kaya walang maniniwala. Kung ordinary ang tao, hindi naniniwala. Lalo kami mga doktor. Kaya mas mahirap kami i-please kung ganito product. Kaya lang nangyari po kasi sa akin. Diba? Unang-una, nawala ang constipation ko. Pasalamat ako doon. Sa totoo lang, no? Yun po yung sabi ko nga, factor kung bakit nandito ako sa Vita Plus. Eh. Kasi mga yung 17 years, sinahanap ko sa abot ng makakaya ko. Sa inaral kong ilang taon sa medisina, pabagsak lang pala ako sa first Vita Plus. Diba? So, ang maganda, noong nakita kong implikasyon na maraming matutulungan, sineto na sa iba.
Yung mga kasamahang kondokta po, inuna ko, ni internist, pedya, ni pediatrician, nabigyan ko. Tinesting ko lang sa kanila. Actually, walang bentahang nangyari. Pinatry ko lang po ng libre. Bakit? Ganun ako nahuli. Binigyan ko rin po sila ng libre. Bakit po ang doktor may sa libre? Diba? So, nakita ko sa kanila na may kanya-kanyang testimonials sa sarili o sa pasyente nila. Nung dumatami ng testimonials, doon na po medyo kumpiyansa na ako, inilabas ko siya sa pasyente ko. So, marami po akong pasyente na tulungan. No? Ang lagi ko pong kinukwento, unang gamit ko ng Vitabas sa pasyente, yung mga inoperan ko sa goiter. Yan ang unang pinagamitan ko niyan. Bakit? Gusto kong testingin kung mahusay siya sa paghilom ng sugat. Kasi nung araw, hindi ko alam kung paano ko i-apply sa pasyente ko. Bakit? Sa mga sakit na nakalista doon, diabetes, anemia, UTI, hindi po ako nang gagamot noon. Kasi nyo, ENT ako eh. Kaya naisip ko, paano ko gagamitin sa pasyente? Subukan ko nga sa sugat, baka sakali. So, binigay ko po sa mga pasyente ko inoperahan. Ibig sabihin, na-operahan ko na. No? So, after 1 week, babalik. Kasi bakit babalik? May tahi ang liit na eh. Di pwede hindi babalik. So, dahil binigyan ko, hinihingan ko sila ng feedback. Kumusta po yung juice na binigay ko sa inyo? Doon na po ako naghahanap ng magandang feedbacks. Ang dami ko po nakuha na positive. Ang ganda ng tulog, nawala arthritis. Ang hindi ko po makalimutan at lagi ko rin pinabanggit, no? Yung isang pasyente ko inoperahan ko na pagbalik sa clinic habang nagtatanggal ako ng tahi, ito ang binanggit sa akin, Dok, okay yung juice. Kasi yun ang tawagan lang namin noong araw, juice. Bakit po? Nawala yung manas ko sa paa. Doon tuwa siya doon. Bakit po? 3 taon ang ginagamot ng espesyalista niya. Pwede nga, galing sa espesyalista, nagpapagamot, hindi siya gumaling. Unang-una, anong malay ko namang manas ang paa niya? ENT ako, ito lang tinitingnan ko eh. Di ba? Kaya nang para sabihin na gumaling siya sa ENT, natapapuso ko nun. Di ba? Bakit po? Nagawa ko yung hindi kuli niya. Tama? So nakakatuwa doon, yun nga eh, no? Sabi ko, hindi ko na pala kailangan mag-aral ng ibang specialization para sa tumulong sa ibang condition. Kasi bakit? Bakit tapos lang. Kaya madalas pag nakaka-champa po ako ng gano'n, ito lagi siya sabi sa mga pasyente, Dok, ang husay nyo talaga. Pinabawi ko po yun. Sabi ko, hindi ako mahusay. Bakit tapos ang mahusay. Kaya lang, yun nga lang po, sinwerte po ako na i-analyze ang product. No, yung programa na nakita ko po talaga na malaki may tutulong sa kalusugan ng tao. So kung talaga mo yung ganun, hindi pwedeng hindi ilabas eh. Kung totoo kang doktor, di ba? Kasi gusto mo tumulong sa may sakit eh. So pag may na-discover na maganda, dapat isineshare po natin. Sa totoo lang po na yung mga unang dealers ko po dito, mga pasyente ko, no, na natulungan ng product. Minsan ito po, sabi nga, yung una, medyo alanganin ako ipagsak sa pasyente ko kasi after nun, di ginamit ko pagkatapos operahan. Pero po kung ilang pinagbigyan ng Vitaplas bago operahan. Ang bread and butter ko po, kumikita ako ng malaki mag-opera. Di ba? Head and neck surgeon ako eh, no? Sa 10 taong mahigit ng buhay ko, madalas po umiibot na ako sa operating table. Nandyan po ang buhay ko noong araw. Opera dito, opera doon. Exciting naman. Pangalawa, malaki kita eh. Di ba? Nung pinigay ko po siya sa mga pasyente ko yung may bukod sa leeg, after 1 week, papalik sa akin. Ischedule ko na eh. Kaya lang ito sinasabi. Dok, hindi na ako magpapa-order. Bakit? Dumit yung bumo, ituloy ko lang ang Vitaplas. Ay ko, naku, lagot. Parang mali ang decision ko. Diba? Kasi pinaprank ko sa operasyon. Tapos biglang lalambot, didiit. Siyempre, ang tao nga naman, diba? Nagkaroon pa ng additional, bagong hope eh. Na pwede pala to. Ako hindi ko rin po alam yun. Nakita ko lang sa kanila. So, ang nangyari po, bumagsak talaga income ko doon. Ininda ko yun, sa totoo lang. Bakit? Wala naman tao natutuwa pag lumilit ang income eh. Diba? Aminado ako doon, medyo na-hurt ako kasi bagsak surgeries ko. Ayaw nilang pumayag na magpa-opera eh. Kaya lang may napansin ako na maganda, iba yung ngiti ng pasyente. Diba? Kasi walang taong gustong hinihiwaan sa liit. Diba? Masakit sa katawan, masakit sa pulsa. Diba? Hindi mo pa alam kung magkakomplikasyon o hindi. Pareho kami nag-iisip ng ganun eh. Kahit pasyente, hindi kaya magkamali si Dok. Ako din naman nag-iisip ng ganun eh. Hindi kaya magkakomplikasyon pagkatapos operasyon. So, at least kung hindi na-operan, tanggal yun. Eh, happy yung pasyente. Sa'yo, okay lang. Nakita ko naman doon yung purpose eh. No? Natuwa siya. At the same time, gumagaling. Di ba kaya ka naman nag-doktor magpapagaling na may sakit? Doon ko na lang tinignan, okay na po kung medyo humina talaga ang kita ko sa operasyon. No? Although hindi ko pa nun alam kung paano kumita ng malaki talaga sa Vitaplas.
No? Sabi nga, secondary consideration to lang po yun. No? Hindi ko ina-expect na siya yung babawi. Pero sa totoo lang, kung ano po yung nawala sa akin, no? Sa pag-o-opera ko, sa income ko, na ibalik yun, sobra-sobra pa ng compensation ko, ng commission ko kahit pa. Pero ang madalas, isipin mo rin to, totoo pala lagi yun. Basta totoo yung layunin mo, tumulong, maganda yung hangarin mo, may balik yan. Hindi mo na alam kung kailan at saan manggagaling, pero meron at meron. Diba? Ngayon po, tingnan nyo, hindi ako napapagod, hindi ako nag-o-opera, pero mas malaki ang income ko kaysa dati. O, diba? Ito pa yung na-appreciate ko na hindi ko nakikita sa ospital. Sa ospital, tandaan nyo, doktor lang ang yayaman. Walang pasyente ang yayaman sa doktor. Tama ba ako doon? Paano kayo yayaman? Bayad ka ng bayad eh. Diba? Samantalang dito, binigyan ko si sir. No? Natulungan yung problema na interest magnegosyo. Eh, pwede kang turuan eh. Magnegosyo pa eh. Bakit? Nagawa ko, ituturo sa kanya. Dito po, ang doktor nagkaroon ng pagkakataong magpayaman ng pasyente. Ano ba? Madalas sinasabi naman namin yan, nila Doc RC, dito lang po yun sa First Bite Plus na pwede kang magpayaman ng pasyente. No? So, nakakatuwa. So, pakita ko lang ng konti kung bakit lalo po ako humanga sa product. Product muna po tayo. Ano ba nagagawa ng product talaga, no? Ang pinag-uusapan natin, no? Yung multi-awarded na product talaga. Most outstanding herbal juicing brand. Yan po, pinapakilala namin sa mga bisita namin. Yan po ang produkto namin. Although hindi mo siguro naririnig, wala kasing commercials. Pero sa totoo lang, number one po kami. Pag sinabi mo namang outstanding, number two po ba yun? Hindi, number one yun. So malinaw po yun, ha? So, hindi naman namin pinagmamalaking yan dahil may award kami. Sa totoo lang, madali naman magpagawa ng awards eh. Diba? Madali kumain ng awards, madali magpagawa ng trophies. Pero ang totoong trophies at awards, no, ng company, yung mga pasyente at may sakit na natulungan sa karamdaman nila. No? Siyempre, isa po ako doon. Malamang isa rin po, o yung karamihan sa dealers na nag-invite sa inyo, sila din po. May kailangan yung story na. No? Ito, mapakita ko lang. No? Puputulan ng paa. No? Dinala po sa ospital kasi ka diabetic o bulok yung paa. Nabigyan ng Vita Plus. After 2 weeks, tingnan nyo po, putol ba ang paa? Hindi. Dahil po ako nagugulat. Kasi sa ospital, walang nangyayaring ganun. Walang trial. Sa ospital, automatic yan, putol niya. Kasi alam naman namin, bakit? Bulok na yung paa, maitim na. Bakit mo pa itatrial? Baka ikamatay, kakalat ang infection. Eto rin po, tingnan nyo po. Hindi pa naman bulok ang mga paa nila. Kaya lang, yung sugat po nila, hindi natutuyo. Pero nagpapadoktor. Ginagamot naman, mamahaling antibiotics, hindi nagihilom. Binigyan ng Vita Plus, 2 weeks, tuyo ang sugat nila sa paa. Diba? Kung papansin ninyo, simpleng sugat. O kaya nakuha po ako ng hindi simple. Napansin nyo ba? Simple ba yan? Hindi na simple yan. Kaya ako nagumulat eh. Bakit? Sa ospital, kahit hindi ka nga doktor, alam mo ang gagawin dyan. Anong gagawin dyan? Putol. Pero tingnan nyo sa Vita Plus, na-safe ang talampakan nila. Di ba okay? Kasi walang tao matutuwa kahit may pera ka, no? Naputol ang paa mo. Tandaan natin yun. No? Samantalang ito, nagkaroon ka ng new hope. Patry mo muna. Wala mo mawala. Ako po ganun ang prinsipyo ko. Bago kita operahan, subukan mo muna. Kaya madalas po ngayon, no? Pag meron akong pasyenteng gusto magpa-opera, mataas ang professional fee na hinihingi ko. Hindi dahil sa gusto kong kumita, gusto kong ma-discourage siyang magpa-opera. Para subukan ang prana. Diba? Kasi kung mga papa-opera yun eh. Kasi may mga pasyente po, aminin natin, may pasyente na iinip, may pupon na tatakot. Diba? So hindi mo matatanggal yun. So tataasan ko para, ano ba pong ibang pwede nating option doon? I-try ang prana. Kasi maraming gumaling dyan. Marami akong pasyente na balitaan, nag-okay dyan. Ita-try naman. Eh, halimbawa, wala nangyari, nainip ang pasyente. Eh, di yun yung time na pag-usapan yung surgery. At least may isa ka pa, di ba? Na final, ano eh, na last resort bago mo siya operahan. No? Turn out naman, yung last resort ko lagi, effective. Yun nga problema, wala na halos matuloy na operasyon. So, ito pa po, no? Ibang kondisyon. May breast cancer na natulungan. Na wala ang bukol, no? Breast cancer case po ito. Ito rin po, breast cancer po na may edad na, ayon opera ng doktor. Kaya lang nung binigyan ng Vita Plus, wala yung bukod.
ovarian cancer, breast cancer, napakarami po eh, no? Kaya nagugulat kami. Ito, example pa. Bukol sa leg, goiter, principal ng Caloocan National High School. Supposed to be opera niya sa FEU. Okay lang, may nagsabi, itrepas. 3 months after, wala na si goiter. Nagulat ang doktor. Kahit naman ako, magugulat dun eh. Diba? Alam niyo po, sa 10 taong kung nagagamot niyan, trial lagi kami. Yun lang muna sasabihin namin sa pasyente, may gamot trial. Pwede ka sumubok 6 na buwan. So far sa experience ko, personal experience sa klinik ko, sa 10 taong mahigit ng gagamot ko, yung trial na yon, minsan ang nagkakaroon lang po ng resulta, less than 5%. Ibig sabihin, 95% na uoperahan. Nung binaligtad ko, hindi trial ng gamot, Vita Plus, with or without gamot, 95% nag-improve. Napaligtad eh, napansin nyo? Kasama ko, bihira yung product na ganito. Kasi bakit ko siya sabi bihira? Madali lang gamitin. Ano? Kailangan pa ilagay sa swero? Hindi naman, titiply lang sa baso. Gano'ng kadali yung sa pasyente? Kahit bata, kaya eh. Diba? Kaya eh sabi ko, anong mahirap po ipapatry? Diba? So ito pa po. Para alam nung iba na pwede sa bata. Kasi madalas namin sinasabi ito, no? Ang first Vita Plus, ang rule, 6 months pataas, pwede na uminom. 6 months na baby. Kahit dumedede, pwede na po. No? May nagtatanong po sa akin minsan dito, paano daw pag wala pang 6 months? Pwede ba? Meron lang konting paliwanag ng konti. Pwede naman. No? Kaya lang po, bakit 6 months pataas? Ang first 6 months sa baby, usually breastfeeding dapat yan. Exclusive. Huwag mo na pakialaman kung walang sakit ang bata. Eh, pa kasi, eh, dok, sayang din, benta rin eh. Eh, hindi na nga kailangan eh. Kung kailangan mo ng benta, ang bentahan mo yung nanay, yung nagpapadebi na lang. Huwag mo yung bata. Diba? Para yung sustansya ng nanay na nakukuha sa Vita Plus, pas na bata. Ganun lang kasimple. Pwede pong gumamit ang baby less than 6 months kung may problema. Kung hindi breastfed. Kasi iba naman, hindi naman breastfeeding, diba? Bottle feeding, no? Example lang na pwede para makita niya. Ito po pinanganak, premature, less than 6 months lumabas na. Ang taneng, 1 month, patay na siya. Wala na magagawa. Aminado ang doktor, hands up na sila po. No? Bakit? Premature, may pneumonia. Nagbigyan po ng Vita Plus last 3 days ng bata sa taneng na 1 month. Ang nagbigay? Lola. Bakit po? Si Lola, dealer ng first Vita Plus. Hindi siya pumayag eh. Bakit? Kasi ang doktor, wala nang gagawin. Nag-aantay na lang. Si Lola, gusto subukan. Pumayag. Alam ko nangyari, nagtimpla po ng isang ganito. So, isang paso. Naubos po ang isang sachet sa loob ng 3 araw. Kasi paano pinainom? Sa bulak lang, pinapasipsip. Kasi baby yan eh, maliit, premature. Naubos 3 days after. Anong resulta? Buhay ang bata ngayon. Di ba nakakatawa? Si Giancarlo po yata, 5 years old na ngayon eh. Healthy na bata. No? Hindi mo nga mapapagkamala nag-suffer ng ganong kondisyon na premature din siya. Sa mga bukol ng bata din po, tulad nito, cystic hygroma, pamilyar ako dyan eh, kasi nag-o-opera po ako ng ganyan. Mahal ang charge po ng doktor dyan. Madalas, ito nga po parang nag-tote dito, 100,000, pinapaprepare. Walang pera, gumamit ng product. 6 months after, wala na yung bukol sa leg. Diba nakakagulat? Yung nasa baba, bata din po. Isang kaso po ng dengue to na bata, no? Kaya lang, ang dengue, hindi lang sa bata tumatama, bata o matanda. Takot tayo sa dengue, sa simpleng reason, nakakamatay ang dengue. Ang kinamamatay yung pagbagsak ng platelet count, tumutubo ang pasyente. Ang tanging remedyo, ano po? Saling ng dugo. May kamot sa dengue? Wala. Pero ano, alam niyo nakakatuwang na-discover namin? Ito po sa Laguna, talaga marami na nakakaalam nito eh. Ang Vita Plus, mabilis magpataas ng platelet count. So dapat alam niyo yun. Kasi bakit? Pwede maging lifesaver eh pagdating ng araw. Ibig sabihin, kung hindi mo pa alam na dengue yun, minsan kasi ang dengue napipredict eh, may season. Pagkatapos ng ulan, may lamok, may dengue yan. So ang bata, was na nilagnat, painumin mo na, may dengue ka hindi. Kasi maganda siyang first aid eh. Madalas, ginagamit na siyang first aid sa mga bata. Sipon, ubo, lagnat, sinat. Pag inom, mainit ang tubig, mamaya pawisan, naglalaro na. O gano'ng maganda yun. Ibig sabihin, hindi ka kagad sugod ng sugod sa ospital. Kaya kung walang nangyayari maganda, dali na sa ospital. Ganun lang naman eh. Diba? Kesa wala tayong binibigay na first aid. Ito pa, bata din po to. Ang bata malikot, madalas sila nakapaso. Diba? Ang paso, bata o matanda, mat-
sinusubukan gumaling. Pero nagugulat ako, bakit? Sa Vitaplas, bigyan nyo 5 araw o less, tuyo ang sugat, tuyo ang paso. Mabilis yun, masyado. Yung nasa baba po, isang case po ng batang nagkaroon ng leukemia. Marami pong may leukemia ngayon sa bata natin. No? Natulungan po yan ng First Vitaplas. Killer na po yung lola at mga magulang niyang batang yan. Isa pa po, ito po. Hindi ko alam kung nandito po si ma'am. Ayun po, no? Ayun po si mami. Ito yung picture nila mag-ina. Yung anak po niya. Anak po niya ay may leukemia. Pinamot sa USD, tama ba ako? Nag-chemotherapy naman. Kaya lang, usually tayo ganito. Hindi naman tayo talaga totally against sa chemotherapy. Kaya lang, ang maganda dito, pwede mo isa tayo. Chemotherapy, Vitaplas. No? Napapansin na rin po ng doktor yan. Kasi ganito eh, pag nakikimo ang bata, lalo sa mga leukemia, sa cases ng leukemia, no? Kasi ang gumagawa, oncologist eh, pediatric oncologist, o kaya kung nasa government hospital, sa isang ward yung mga yan. Pag nakikimo sila, nakapila ang bata, may session eh, di ba? So, lalo sa ward, after ng chemo, bata o matanda, nanlalambot tayo, masama pakiramdam. Nagsusuka, ibang posisyon, di ba? Parang lutay-tay, no? Ang nakapansin ng doktor, alam nyo, pag yung bata nagki-chemotherapy, naka-Vitaplas, parang wala, naglalaro lang. Samantala iba naka-ganon. Napapansin nyo ba? Meron kasi talaga na itutulong ang product. Bakit natin i-deny sa may sakit yung dalawang produkto? Kaya minsan hindi ko maintindihan eh. Bakit tayo ng doktor? Eh, nakakatulong. Diba? Diyos lang naman din na iinumin. Tapos nakikita mo, galit na galit dito, tapos yung bata, pinapainom ng synthetic juices. Pinapainom ng soft drinks. Na dapat, yun ang unang-unang sinasawang. Diba? Samantala yung pangkalusugan, yung kasi nagalit. Kasi nga, unang-una, kulang information. Kasi nga, medyo sabihin na natin, ang doktor po talaga, nilalayo sa ganyan. Kaya minsan naisip ko, pa ba kami nilalayo? Siguro, kasi mga maisip namin effective, maibigay sa inyo, wala na magkasakit. Diba? So, kung ano man ang reason, no, kayo na lang po mag-analyze. No? Ituloy ko lang po. Yung mga kakaibang sakit, alam niyo po yung mga sakit sa balat? Halimbawa, ito po, dystrophic epidermolysis bullosa. No? Meron po akong nakita na ito, pinakita sa TV dati. No? Amerikana yata, Amerikano, yung bata. Tapos yan itong problema, naawa nga ako eh. Kung maaari nga lang, pumunta doon at sabihin ko, nakakatulong ang Vitaplas. So, tulad ito, natulungan po ito eh. Pero sa doktor, wala nang hope yung mga ganyan. Wala kaming alam na gamot sa ganyan. Hands up kami. Ayaw namin na mga ganyan kaso. Kasi bakit? Wala kami bibili para gumalong eh. Nakakadismaya sa amin. Yung mga sakit sa balat, tulad ng psoriasis. Aminado naman po ang mga dermatologist pagdating sa psoriasis. Anong habol? Control. Sino control ang sintomas? Gagaling? Hindi. May dumalabo. No? Ang nakakatuwa, pumasok ang Vitaplas. Ginamit ng mga dealer. Ito po, tatlong may psoriasis, lahat po pinagaling ng First Vitaplas. O di ba nakakatuwa? Sa labas, walang pangako pagkaling. Vitaplas, no? Umu-okay sila. Alam niyo nasa baba, nurse po yan sa UPPGH, si Ma'am Alma Salazar. 5 years pinagamon sa PGH. Gumaling? Hindi. Kasi wala naman talaga kaming alam para gumaling psoriasis nila. Nag-try ng Vitaplas, 3 weeks after, magaling na yung psoriasis. Di ba nakakatuwa? Ito rin po, isang OFW from Pangasinan, pag-uwi dito, may psoriasis, nagpagamot. Derma, 1 year, walang improvement. Walang nangyari. No? Wala naman talaga ang pangako sa kanya mapapagaling siya. No? Kaya lang nung nag-Vitaplas, ang lino-lino sa sinulat niya, sulat kamay niya. After 3 weeks, my psoriasis is gone. Imagine niyo, 1 year sa doktor, hindi gumaling. 3 weeks, Vitaplas, magaling na psoriasis niya. Ano ba? Sa kapangalan ng mga product, ito po, parehong malalang psoriasis po nito eh. No? Ito, sa kamay lang naman yung sa kanya. Kung mapapansin niyo po, ito rin po kung katawan. Pareho na po silang dealer ng Vitaplas. Ano ibig sabihin? Gumaling yan. Para kayo mag-dealer yung ganyan, hindi gumaling. Imposible eh. Bakit? Walang bibili sa kanya. Ang prahada. Diba? Alam niyo po, ito kaya lagi kong dala. Kung mapapansin niyo, may background picture yan. Ito po ay kinunan ko mismo sa clinic ko. Ito po isang pasyente ko, nagpatingin sa akin, masakit ang tenga. Tenga ang pinunta, hindi mapupunta sa akin para sa kamay, ENT ako eh. Diba? So, kaya lang, hindi pwede hindi ko mapansin. Diba? Kitang-kita niyo yung kamay, pansin na pansin eh. Pagkatapos ng dumuti ng tenga, hindi ako mapakaling, tinanong ko, sabi sa kanya, ina psoriasis ba yan? Nag-confirm siya, oo naman daw. Pinapagamot mo ba? Ang sabi sa akin,
sa akin, Dok, 1 year na eh. Tanong pa rin, naubos lang ang pera ko. So, masama ang loob niya basically. Ang sabi ko sa kanya, gusto mo pagalingin kita? Natawa yung pasyente. Bakit natawa? ENT ako eh, tandaan mo. Anong pakialam ko ito sa kamay? Anong pakialam ko sa skin problem? Diba? Kaya lang, may alam kasi ako na pwede. No? Alam ko reaction niya matatawa kasi hindi ko linya. So, anong ginawa ko? Kumuha po ako ng 2 boxes doon sa drawer ko. Paglapag, napansin ko yung mata niya, may sinusundan yung presyo. Kaya pag napag ng linya, inawat po ako. Ang sabi, Dok, kung may mabayaran po ako dyan, pasensya na, wala akong dalang pera. Ang pera ko lang po yung pampacheckup sa tenga. Kaya lang, kaya kung nilapag yun, binigyan ko siya ng deal na hindi siya makakatanggit. Paano yung deal? Hindi, ganito usapan natin. Iuwi po yan, wag mo akong bayaran pag walang nangyari patanda. Nakatanggi? Kung ikaw yung tatanggi ka? Hindi, walang talo. Hindi ka gumaling, naisahan mo ko. 1,500 plus yun. Diba? O, ininom. Sa totoo lang, nakalimutan ko na yung deal na yun. No? So, after 2 weeks, bumalik sa akin yung pasyente. Pansinin niyo po yung kamay niya sa baba after 2 weeks. May nangyari maganda? Meron eh. Diba? So, yan ang good news. Kaya lang may konting bad news. Ano yung bad news? Payad siya sa akin. Diba yung nausapan? O, tingnan nyo ha, sa scenario, i-analyze, bakit ako ganung katapang? Diba? Kasi 1,000 plus, aalpasan mo, ganun-ganun lang. Kasi po, ganun ako katiwala sa product pagdating sa variety. Sa totoo lang po, wala pa akong nakita na isang pasyenteng may psoriasis, no? Na gumamit ng tama, sinunod ang instruction natin, na hindi gumaling. Lahat sila gumaling ang psoriasis. Di ba nakakagulat yung ganun? Kasi bakit? Sa aming mga doktor, walang ganun. Pero nabigyan mo ngayon ng additional hope ang mga taong wala ng hope, supposed to be. Alam niyo ba sa Pilipinas, 1 million na mahigit ang may ganyang kondisyon. Hanapin natin sila, tulungan natin sila. Sa Amerika po, 9 milyong Amerikano po ang may ganito. Nakakaawa, bakit? Unang check-up sa doktor, ito sasabihin. Hindi na po gagaling yan eh, pero pilitin natin makontrol. Kaya alam niyo yung iba, parang kung may psoriasis, nadidepress. Maraming may psoriasis, nagsusuicide. Ito po, twice nag-attempt pang suicide. Ang psoriasis niya, buong katawan. Ayaw na pansinin ng mga kasama sa bahay, ayaw nang sipingan ng asawa. Gano'ng kasaklap yun. O kaya nagpamutik na magpakamatay, 2 beses. Ngayon po, mapinis na. Sinisipingan na daw po siya ng asawa niya. Hindi mo, okay. Meron akong narinig kasi sinabi niya na hindi ko makakalimutan. Kasi minsan, pag nagsishare yan, emotional, ubiyak po talaga yan. No? Taga-ano po kasi yan, bandang Santa Cruz area, Laguna. No? Ito yung hindi ko makalimutan sinabi niya. Dati daw hindi niya maintindihan bakit sa binigyan ng ganong sakit ng taas. Di ba minsan kinu-question mo rin pag gano'n? Kasi ang feeling niya, wala naman siya kinagrabyado eh. Mabait siyang tao, ba't siya may sakit na gano'n? Ang punto niya siguro, ang daming walang niya, ba't sila hindi gano'n? Paano nga ba kung gano'n ang role? Pag walang niya may gano'n, ang babae siguro natin lahat. Ano? Takot na mag-psoriasis eh. Kaya lang point ko kasi sa kanya binigay. So dinadamdam niya yon. Alam niya nung gumaling siya, ito na sinasabi na ngayon. Ngayon daw nare-realize niya kung bakit siya binigyan ng ganong sakit sa taas. Bakit daw? Yung sakit pala niyang yun ang magpapayaman sa kanya ngayon. Yan? Kaso naging dealer. Nagtatanong yung mga kabaryo niya, kababayan niya, anong ininom niya, ba't kuminis siya? E din yung negosyo na. Diba? Nag-checking ngayon. Umaangat ang buhay, umaasenso. Yung palang purpose eh. Kaya minsan hahanapin lang natin ang purpose natin dito. Diba? Totoo, minsan habol mo lang, gumaling, okay na. Kaya lang, hindi enough yun eh. Dapat i-share mo rin. Diba? Na-bless ka, i-share mo sa iba. Diba? So, napakarami pa po niyan, no? Psoriasis ulit. Merong iba dito kasi talagang medyo maluba talaga karamdaman. Ito po, liver cancer, stage 4. Tagabi niyan, Laguna. Ang hatol ng doktor po dito, 7 days lang wala ng bata. Kasi, stage 4 eh, liver cancer. Wala talaga mga gawa nung kahit ako tanungin mo, wala nang gagawin dyan. Kaya nga nasa bahay na. Pinag-pray over ng pastor. Kaya lang si pastor, dealer ng Vitaplas. Ano yung ginawa? After ng pray over, pinigil ng Vitaplas. Libre naman eh. Kaya nakakatuwa. Ang offer niya, ano talaga, tulong. Hindi kita. Alam mo, nakakagulat kasi bakit? After ilang weeks, tumayo ang bata. Ang sabi ng doktor, 1 week patay na.
207 ang picture. 2030 na ngayon, buhay pa yung bata. Amen? Liver cirrhosis, si Kernel, wala na daw magagawa. Ngayon, si Kernel, okay na. Wala na ang liver cirrhosis niya. O, gano'ng kaganda ang product na gano'n? Napakasimple. Lupus, walang remedyo rin. Lupus, walang gumagaling. Nakamatay na ni Marcos yan eh. Pero tingnan niyo po ito. Tingnan niyo picture na lang, before and after. May nangyari maganda? Kitang-kita naman natin eh. Na okay siya, di ba? So, ang tanong ngayon, ito po. Kaya linawin ko pala, alam ko naman, baka kasi tumatak sa isip nyo pang may sakit ang VitaPlus. Linawin ko po yun ha. Ang VitaPlus pwede sa may sakit, pwede sa walang sakit. Pwede sa bata, pwede po sa matanda. Pwede sa puntis dok. Tanong mo iba sa akin yan eh. Tanong ko rin sa inyo, ang gulay, bawal sa puntis? Hindi. So basically, pwede. Lagi lang natin isipin ganito. Minsan iba madalas sa akin, dok, anong dosage pag ganito ang sakit? Sa totoo lang wala tayong dosage. Kasi bakit? Hindi po tayo gamot. Lagi nyo lang isipin, ang product po natin, gulay na ginawang juice. Gulay din po siya, binago lang ang presentation. Lagi yung ganon. Ha? Kaya lang basically may role. Yun din ang pag-uusapan natin. Anong role? Bakit yung may sakit, gumagaling? Bakit yung walang sakit, bihira lalong magkasakit? Alam nyo sa personal experience ko po, no? 7 years na po akong umiinom ng VitaPlus. Walang palya kahit isang araw yun. Nung araw, aminin ko sa inyo, nagtitipid pa ako. Kahit doktor, ang konsepto ko medyo mahal eh. Nung araw yun, ha? 1 sachet per day lang po iniinom ko. Ngayon po, 3 to 4 sachets per day ako. Bakit ko nagagawa yun? Kasi nga, nakita rin benefit eh, sa health ko. 7 years na pala akong hindi natatangka. So, imagine nyo yun. Ganong kahabang panahon yun? Kasi ang tao po, kahit doktor, dumadaan tayo once a year natatrangkaso. Akala nung iba kasi komo doktor, hindi nagkakasakit. Mas madalas kami magkasakit. Lalo na po ko, END ako eh. Bakit ko sinasabi yun? Nung araw, ako po ang promotor ng sakit sa bahay namin. Ang ENT kami, ang tumitingin ng lalamunan, tama? Pumunta sa'yo, masakit ang lalamunan. Pumunta sa'yo, makate ang lalamunan, ubo ng ubo. Paano ini-examine ang lalamunan? Say A. Diba nga? Pag ganun mo, bilang A. Hindi na sa mukha ko lahat mikrobyo. Nakakaiwas? Minsan nakakaiwas naman ako eh. Diba? Ang problema, ang kwarto maliit lang. Ang kwarto aircon. Kahit nakailag ako, yung mikrobyo umiikot lang doon sa kwarto. Kaya pag uwi, may sinat konti. Ganun lagi po ako eh. Kaya galit na galit minsan sa akin. Kasi bakit? Siyang susunod. Mangangawa eh. Pero after nag-VitaPlus kami, sabi ko sa Seven years na pala ako hindi nagkakatrangkaso. Hindi naman sa namimiss ko, ayoko naman talaga yun, no? Kaya lang, doon ko napansin,